Itong Bible study natin eh. Laking paso. Oo. Good evening, Brother Bong. Hi, Pastor. Good evening. Kamusta kayo? Buti po. Pogi pa din. Pagugupit. Saka nagpagupit. Ginupitan ako ni Mrs. Okay. Ako ano lang, yung saber. Electric. Hala, o. Oh. Yun nga. Kanya-kanyang gupit na lang, no? No, kanya-kanya. Ayo. Abaneng. Meron ba tayo member na ano para na magkupit? Si Brother Roti. Si Roti, marunong ba si Roti? Ayun ang fan niya, profession niya. Oh. Wow. Ayan lang, wala na. Nakamiss na. Oo. Bali, malapit na tayo mag-ano. Tawagan ko si Tita Faye. Nalimutan na naman niya. Tinawagan ko last week eh. Sabi niya, oh, nalimutan ko. I-remind ko siya. Si James, ni-remind ko rin siya. Nakita niya kapo nata, kamakalawa. Sa, ano, sa store, sa grocery. Oo. Oo nga, no, si James, no. Kamusta naman po si James? Yun na hindi pa rin niya nakukuha yung lisensya niya. Oo. Kasi nagsara yung DMV. Siyempre, hindi siya makapag-ano. Ano ito? Yung test drive niya hanggang ngayon eh. Ano pa rin? Oo, naka-hold yun. Oo. Oo. Tagal niya ng kwan eh. Nag-exam ba sa... Tagal-tagal na rin yung ano niya. Nervyos. Kapag ka nag-exam na. Oo. Ang tinitingnan naman nila kung confident ka eh. Yun lang. Importante confident ka. Kasi kahit na marunong ka na, pero pag nakita nila na kinakabahan ka, babagsak ka muna nila. Kasi mas gusto nila na ulitin mo na lang kaysa naman madisgrasya ka o madisgrasya ka. Hmm. Oo nga. Dapat nga ganun kahigpit sa atin sa Pilipinas. Sa Pilipinas ata, kahit na hindi ka man test drive, eh, pasado ka kagad kapag merong... Opo. Kahit bilag sa atin, may lisensya. Oo. Na-feature dati sa TV, nakakuha ng lisensya yung bulag sa Kayuman. Kayuman. Doon din ako kumuha ng lisensya nung araw eh, LTO Tayuman. Sa Tayuman? Yeah. Mm-hmm. Ang driving test eh, ano lang eh. Ikot ka lang doon sa garahe. Tapos na. Tapos na. Pero pag nakita nila na pag-start mo, tapos marunong ka na tumimpla na accelerator tsaka ng clutch. Sabihin niya, o sige, tama na yan. Huwag mo nang ikot. Pasado na. Mukha na marunong ka. Ganun lang, ano? Yeah, kaya sa gasolina yan. Ayos. May bayad 50 pesos ang araw. Oh. $1. Oo. Ang gasolina. Eh, hindi mo nga nakiliti yung gasolina dahil start mo lang eh. Natay na. Okay na yan, sabi niya. Marunong ka, sabi niya. Okay na yan. Tama na. Doon din ako kumuha ng lisensya ng motor. Ako natatandaan ko yung first drive ko dito. Kalalabas lang namin sa DMV. Bumalik na kami. Sabi ko, ang bilis ng training ako. Ngayon pala. Ngayon pala, uulit ako uli. Oh. Dito, unang exam ko ng... Sana yun, sa Lincoln eh. Natatandaan ko. Mm-hmm. Unang written exam ko, bagsak ako eh. Ah, yes, kita kayo. Ito na. Pana. Hi, Tita. Hi, Pastor. Hi, Tita. Magandang gabi po. Kamusta na? Fine, thank you. Mainit-init lang po ngayon.
Mainit ngayon. Oo. Oh. Pero sa beach kahapon, pumunta kami sa Malibu, malamig. Pagi pa. Bukas sila? Opo, walang tao. Yun na. Oo. Oh. Kasi hindi po... Hindi, marami pong tao siguro nung daytime. Pumunta kasi kami nung closing na eh. Nung mga bandang alas 6 na. Oh. Sunset. Sunset na. Para walang tao. Oh. Kasi hindi mo pa rin sigurado eh. Baka doon pa makakuha ng COVID eh. Oo nga. Eh, nung Lunes, sarado na, kami. Ano pa? Nung Lunes, Santa Monica kami, sarado. Ah, sarado? Mm-hmm. Oh, punta kayo sa ano? Sa Zuma Beach, sa Malibu, bukas. Bukas sila. Hmm. Pagkakon siguro. Pero punta kayo bandang hapon. Para konti ng tao. Yun lang, medyo malamig. Kasi palubog ng araw. Malamig ang hangin. Yeah, pagbaba mo doon, ano eh, 60s lang eh. Oh. Akyat mo ng, ano, ng 101 freeway ulit, pabalik ng valley, 85 agad. Magkaiba ang magkaiba. Oo, oh, laki ng diferensya. Laki ng diferensya. Para kang, ano, nasa Baguio, bumaba kang La Union, parang gano'n. Oo, oh, yeah. Mahinit sa Bali, ano? Talagang... Mainit sa Bali. Pag mainit dito, mainit. Pag malamig, malamig. Extreme. Unlike sa LA, mas malamig dyan ng konti eh. Mm-hmm. Laging mga 10 degrees lower dyan, mga 5 degrees lower. Oh. Okay, start na tayo. Hahabol na lang daw yung iba. Nakahabol na yung iba. Gusto kasi magpa-pop out. Naka-ano naman eh, naka-unlock naman ito eh. Magpa-pop out na lang sila. Wala itong waiting room eh. Pagka-click mo, papasok ka na lang bigla eh. Hmm. Tinanggal ko yung mga security. Yan, pumasok yung hacker para ma-born again. Sige, manalangin tayo. Siguro, let's start with a prayer. Sister Fe, kindly lead us into a prayer for tonight po. Okay. Heavenly Father, we praise you and thank you that we have this good opportunity, Lord, to learn of you through your word. We ask that you be present with us, O Lord God. Anoint the word that we may be able to take it, Lord, part by part and make it a part of us so that we may live, O God, to please you, to bless you, O God, to be able to live the way you want us to. God, help us bless the word that will be divided tonight. Bless the teacher and Pastor Jeff. Bless each one of us who is here. And thank you, God, for everything that you have to offer before this supper table at this time. In Jesus' name, we praise you and thank you. Amen. 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 Alam niyo po, maganda sa Bible study sa Zoom. Nabalitaan ko eh, people are paying $250 to $400 per therapy session to talk to someone here in the US. Oh. Eh, tayo libre. Kasi concerning na din yung aside from physical hazard, eh, yung mental health ng tao na naging nakakulong sa bahay. Kaya maganda, binuksan na yung mga hiking trail, yung beaches, so nakalakad yung mga tao doon. Pero magandang opportunity na tayo nakapagkwentuhan, nakapag-relax, chit-chat, nakapag-aral. Ngayon po, dito, ang plano natin kasi, yung new normal, hindi na po tayo magkikita ng Wednesdays, no? sa personal. Pero hindi na kayo babiyahe papunta ng church. Magkikita tayo every 6 o'clock sa Zoom. So, expect nyo na madadagdagan tayo. At and then, pag-uusapan natin yung ipipreach ng 7 o'clock mamaya. All about question, answer,
ano yung point of view mo, ganun ganyan, or if you want to add anything else. So, tapos kung hindi man natin matapos, it's okay. Anyway, at exactly 7 o'clock, we need to stop and then we will all watch the midweek service. 30 minutes lang naman yan. So, okay, let's start. Tatanong ko muna po kayo. I'm sure familiar po tayo lahat kay Joseph, ano? Uh-huh. Joseph the Dreamer. No? Napanood na natin siguro yung movie niyan or nabasa natin sa Bible yung story niya. Pero kayo po ba, pang ilang anak po ba kayo sa pamilya nyo? At saka ano ba yung naging experience nyo sa mga kapatid nyo? Kasi po ako, panganay ako, dalawa lang kami magkapatid. Ewan ko lang kung merong lumabas. Ewan ko sa tatay ko kung merong lumabas. Ano? Pero lahat nasa loob naman, dalawa lang kami. So, kapatid ko, babae. At ang alam ko nga, dalawa lang kami. And ako yung panganay. And mostly, alala ko ng mga bata kami, pag magbibigay ng longganisa yung nanay ko, nagbigay siya ng longganisa, tagtatlong longganisa kami. Ang gagawin ko, ibabaon ko yung isang longganisa sa kanin. Magiging lima na lang. Parang ganun. So, sasabihin ko sa kapatid ko, ayan, tatlong longganisa na sa'yo. Dalawang longganisa na lang sa akin. Kasi ako yung panganay. Tapos yung kapatid ko, maawa sa akin. Kasi mas malaki ako sa kanya eh. Sabi niya, kuya, bigay ko natin itong isang longganisa. Para, ano, kasi mas malaki ka sa akin eh. Naka-apat na longganisa ako, dalawa lang kinain niya. Mga style ng mga panganay. Kayo po, pang ilang anak kayo or solo lang ba kayo? Let's start with Brother Bong. Pang-apat ako sa pito. Mm-hmm. So kayo magkakapatid. So nasa gitna ako. Dahil marami. Okay naman, masaya. Masayang magulo. Middle child. Oo. Asaran. Napikunan, mga ganun ba? Mm-hmm. Sa tumanda, naging mature. Pero close naman kami. Kapatid. Lalaki, babae po? Ay, sister. Tatlong babae, apat na lalaki. Pero yung panganay namin, namatay ng maagi at 35 bata siya noon. Namatay. Bata pa. Bata pa siya noon, 35 years old. Mm-hmm. Tapos anim lang kami. Mm-hmm. So, awa ng Diyos, maayos naman, nagarito silang lahat. Oh, that's good. Except yung isa nasa Canada, pero halos okay naman sila. Kaya yung isa, yung sumunod sa yung bunsong lalaki, dating daan. Oh, okay. Yeah, no. Active, very active sa dating daan. Yeah, meron so, dito na na. Ano ba sa? Meron po dito na, sa Van Nuys yata yun, sa Panorama. Oh, dyan sila dati sa Van Nuys nakatira eh. Oh, yun. Meron sila dyan na ano eh. Meron silang simbahan dyan. Mm-mm. Tapos lumipat sila sa Fremont. So doon sila nakukuhan. Doon nakatira. Tapos may dating daan din doon. Oh. Ayun, siya lang yung kuhan. Sa iba. Yeah, mas marami yan kaysa sa atin. Natutusin. Oo. Kaya Pastor Bert, pangilan. Yeah. Pastor. 13 kami. Namatay yung isa. Oo, ang dami yan. Bali, pang pito ako sa, ano, sa 12. Eh, last 2012 ba yun? Or 2010, namatay naman yung isang babae. Mm-hmm. Pangalawa sa panganay sa mga babae. So, ano na lang kami? 11. Buhay na. Yan, lima na dito sa Amerika. Lima. Sa Arizona, Pato, Santa Clarita. Ako dito sa Glendale. Sa Bali, lima kami rito. Bali, anim pa yung Pilipinas.
Isang simbahan na kayo, Pastor. Yeah. Pero maganda rin. Minsan, na the past week, 52 meetings actually. Mm-hmm. Meron kaming devotion din sa Zoom. Iyan ang kagandahan ng Zoom. So, nakikita-kita kami at the same time, parang reunion din kahit na hindi ka uwi. Na maganda yung nagagawa. Yeah, pag nag-church kayo, pag nag-devotion kayo, parang church na kasing laki. Oo, oh, maganda rin. At, so, parang kayo middle child ni Brad Dapong. Yeah. How about you, Tita Fe? How many are you? We are five, Pastor. I'm the eldest. Oh. Oh. Dalawang babae. Ha? You have the birthright. Yeah. Dalawang babae, tatlong lalaki. Mm-hmm. Oh. Tapos yung bunso namin, si Danny, when he got married, doon sila nanirahan sa Switzerland. Oh. Pero noong 2011, he went to be with the Lord. Oh. Isa lang ang anak niya. Mm-hmm. So, there was a time when I tried to say something to him in a joke ba. Mm-hmm. Sabi ko sa kanya, Danny, because I have only two children, both are girls. Mm-hmm. There was a time before I came na gusto ko sanang mag-adopt ng lalaki. Mm-hmm. Sa, hindi siya pumayag. Sabi niya, manang, hold on lang. Mm-hmm. Mm-hmm. Hello, Tita Fe? Okay. Nawala po. That God would... Nawala? Ayun, yun po. Okay na po. Okay na po. Okay na po. Go ahead, Tita. So, sabi ko sa kanya, you promised me one time that you would give me a dozen boys to be my children. And but how can you do that? You yourself do not have any. You have only one child, a girl. Mm-hmm. Sabi ko, he did not say anything, but parang yung biniro ko siya, Pastor, pero ganun nga, desire niya to have sons pero hindi binigay ng Diyos. Ako rin, dinesire ko magkaroon ako ng kahit isang son, wala rin binigay ang Diyos. So, I'm so glad na lahat kami ay nasa Lord. Yung isa, yung babae na sa Philippines, meron dalawa ng anak niya, yung son, naging pastor. His name is Patrick's son. And every Sunday and Monday, I guess, he preaches online. Sunday, doon, online service katulad natin dito. Mm-hmm. Kung Monday, Bible study. You po yung tatay ni, ano, ni John? No. Tatay ni John is number 4. Oh, okay. Yung kapatid kong, the second one next to me, kapatid kong lalaki, he has two children, a boy and a girl. Yung isa, yung boy, pastor din. Wow. Yung middle one, a girl, dalawa rin ang anak, boy and girl. Yung boy, pastor din siya. Mm-hmm. Number 4, yung daddy ni John. Oh. Tapos number 5, yung bunso, yung nasa langit na. But ang yung daughter niya is also a leader in the church. Oh, yung asawa niya was a Roman Catholic at the beginning, but he did not marry her until she promised to change her faith. And praise the Lord naman, lahat kami sa Lord. Yeah, yun lang. Opo. Pastor. Thank you, Tita Fe. Okay, self-muting muna tayo para hindi po makasak yung mga unnecessary sounds. Let's go to Sister Elvie. Oh. Okay, mag-self-mute muna tayo mga kapatid. Ayan, para makapagsalita si Sister Elvie. Go ahead, Sister Elvie. Ilan kayong magkakapatid po? Tapos, ano po yung... Ang ilan po kayo? At ano? We're 9. Oh, 9 kami. 9 kami, pero namatay nung
when we were just 6, namatay yung isa. It was just 2 years old. Tapos ngayon, 8 na lang kami. Pero 7 na lang kami. Namatay yung brother ko last 2017. Mm-hmm. He was 15, namatay siya. Pero alam ko, he accepted the Lord. That's but good. I'm the eldest. Oh. Ako po yung panganay. Birthright din, ha? Opo. Tapos halos most of them before nung I was just 18 nung naging Kristiyano po ako when I accepted the Lord. Tapos halos po ng mga kapatid ko noon na isasama ko. Pero until the such time na nagkaroon na sila ng kanya-kanyang buhay, they have their own. But ano naman po, masaya naman din kahit na po yung mga iba, mm-hmm. they know the Lord but they did not really ano po yung parang hindi katulad na talagang attender sila but they come and go. Pero yung mga pamangkin ko, most of them are Christians. Lahat po sila, halos lahat po sila. Yung mga parents, yung mga kapatid ko na lang, pero yung mga anak nila, halos sila nag-aattend ng mga church, ng church. They are all Christian. Meron po silang part sa youth, mga youth sila. So masaya din naman po ako kahit na yung mga magulang nakikinig na lang sa mga anak. At least hindi po sila andyan pa rin po sila. Alam ko dating ang araw they will really be serious in sa Panginoon. And that's a promise. Po, that's a promise po. Alam po 'yun sa Acts 16:31 sinabi naman po 'yun . So, 'yun po yung pinangahawakan ko. And I know the Lord is really doing it. So, gradually, hindi naman po biglaan talaga. It takes talaga long years para po ganun. So, tapos po si pastor, so 'yun. Kaya po siya po yung naging rin ng mga pamangkin. Siya po ang naging reason din. Kaya isa rin po siya sa naging siya rin po yung nag sa kanila. Opo, naging daan. Isa rin po siya. Kaya lumaki sila na may rin sa Panginoon. They have faith in the Lord talaga and they really are in the Lord right now po. Kaya masaya din po, okay na rin. Pero yung parents ko, because we are Protestant po, we are Protestant, half-half po kami. On the father's side, is Protestanti po kami. Pero on mother's side, they are Catholics. So, to differentiate us, nung early days, ang tawag Protestant, no? Opo. Methodist, no? Methodist na po ngayon. But my grandparents po, yung mga grandmother ko, she really loves the Lord so much. She is, she is one na, parang meron po siyang, siya po yung naging dahilan kaya kung bakit kami nagpatuloy sa relasyon namin sa Panginoon. She really loves the Lord so much. Sa side po ng tatay ko yon. And they are all Christians din po. Kahit na Methodist po sila, at least meron din po silang, hindi po ba parang pareho lang, kaya lang yung personal relasyon. Ngayon po, yung auntie ko po sa, yung tita ko po sa San Jose, kapatid ng tatay ko. So, Kristiyano po siya, pati po yung nasa Aruba, yung dalawa doon na kapatid ng tatay ko, they are all Christians. Kaya po, pati po yung namatay kong auntie, naging Kristiyano din po siya. They are really Christians po sa side ng tatay ko. Maliban po sa daddy ko and mama. Noong 70s, 80s, ang tawag sa atin from Protestant, naging born again. Opo, parang ganun. Tapos New look. Tapos naging yung naging Methodista o Methodista muna po. Method muna po, di ba? Parang Protestant, Methodist, tapos naging born again. Ganun po ba yun? Born again. Kasi kailangan ni... Kasi 80% ang Filipino, Catholic. You need to differentiate. Actually, ang tumatawag sa atin na ganun, yung Catholicism. To differentiate yung ating faith. Parang ganun. Pero... kung tutusin, galing din naman sa Catholicism yung sa history, no? Yung Protestant. Mm-hmm. Kaya nga Protestantism, nag-protest because of the system. Parang ganun. Clear. Saka natin pag-usapan yan, church history and polity. Opo. So, tanong ko sa inyo, kasi kami ni Tita Fe, si Sister Elvie, mga panganay kami, no?
Tawag nito, si Joseph kasi, kapatid niya, labing isa. Actually, hindi lang labing isa, madami pang iba. Pero pa siyang binanggit na kapatid na babae, di ba, yung narrate. Pero anyway, yung kaya highlighted yung labindalawang yon dahil yun yung naging 12 tribes of Israel. Which is hindi rin, kasi kung titingnan mo sa further nun, yung dalawang anak ni Joseph, nawala siya sa 12 tribes eh. Pero ang pumalit, yung dalawa niyang anak. Tapos, saka natin pag-usapan niya. Baka malito tayo. Anyway, sa experience si Joseph, anong masasabi niyo na baga, kung ikaw naka-experience nung na-experience si Joseph na tipong wala ka namang ginagawang mali, favored ka sa tatay mo, tapos naiinis sa'yo yung mga kapatid mo, tapos pinagkaisahan ka, di ba? Gusto kang patayin, tapos binenta ka, naging slave ka, tapos napagbintangan ka, na nang rape ka, tapos nakulong ka. Kumbaga, of all your honest, yung pagiging honest mo, yung integrity mo, ano, kumbaga, you stick it out with God, tapos puro misfortunes over misfortunes over misfortunes. No? Parang, anong masasabi nyo doon? Parang, paano kayo magre-relate doon? Pero, katin muna natin si Pastor Manny. Hi, Pastor Manny. Good evening. Hello, hello. Hello, hello. Can you hear me? Yes, can you sir. Hear me? Sir, loud and clear. Loud and clear. Okay. So, mag-start sorry, tayo. Sorry, medyo maingay ata. Sorry. It's okay po. So, magsiself-muting na lang tayo. Hindi ko kayo imi-mute lahat. Please. Oh, hindi ko alam how to do it because this is my new gadget eh. Ah, okay. It's okay. Pati yung video hindi ko nakita kung nasaan. Sorry. Ano ba yan? iPad ba yan or cellphone? Yung cellphone. Ah, cellphone. Nasa bandang baba po yan. Nag-click niyo sa bandang baba. Okay, start siguro tayo kay Pastor Bert, no? Pastor Bert, ano masasabi mo sa buhay ni Joseph? Sa naging buhay niya. Paki-unmute po, Pastor Bert. There you go. Well, yeah, it's really very a colorful nga na kaya meron ginawa siya ng ano eh, coat of many colors. Mm-hmm. Very very tough yung naging buhay niya. Mm-hmm. And yet he remained resilient na naging ano siya. And I believe one thing na he withstood everything na duman sa buhay niya dahil sa, yun nga, he has a, yung relasyon niya sa Diyos na buhay, no? That's why he overcame all those challenges sa buhay niya. Despite na they do him a lot of evil things or wicked things na masasabi natin, and yet he overcame all those things. Mm-hmm. Dahil nanatili siyang yun nga, yung naging tapat siya sa Panginoon. Pastor, ang nag-trigger kasi, although matagal nang inis sa kanya yung mga kapatid niya kasi since birth pa lang, kasi alam niyo kung bakit inis sa kanya? Kasi anak siya ni Rachel eh. Si Rachel yung pinakamahal ni Jacob. Yun talaga yung gusto niyang pakasalan eh. No, na-sideline lang siya kay Leia. Ngayon, si Leia at saka si Rachel, dahil hindi magkaanak si Rachel, nagpaligsahan, kumuha ng dalawang concubine. Sabi niya, o sige, anakan mo to para maging representative na anak na sa magagaling sa lahi ni Rachel at ni Leia. So, dumami ng dumami, no? Pero eventually, nagkaroon ng anak si, nabuntis si Rachel at yun si Joseph. So nakita ka agad ng mga kapatid niya yung favor ni Jacob dun kay Joseph. Bata pa lang kasi pinanganak si Joseph, matanda na si Jacob eh. Would you agree with me, no, anyone can answer. Would you agree with me that there is also a bad parenting style na nangyari dahil nagkaroon ng pabor-pabor, 'di ba? Kasi kung bibigyan mo ng one beautiful jacket tong anak mo, labindalawa yan eh. Alam naman na hindi mo bigyan yung labing isa. Or bibili ka ba? Magda-drive-thru ka ba sa McDonald's? Bibili ka ba ng isang burger lang?
or lahat hamburger isa kanya Big Mac. So ano mararamdaman mo, 'di ba? Parang medyo magtatampo ka or ang tendency magkukunahin kayong magkapatid pagka kaisahan niyo talaga. At sa tingin niyo ba merong role si Jacob na ginampanan kung bakit nagkaroon ng jealousy yung mga anak niya? What do you think? Favoritism? Parang paborito siya eh. Uh-huh. Mm-hmm. And that causes it siguro kaya po nagkaroon sila ng selosan. That's it. Paborito siya. Lahat ng pabor sa kanya palagi eh. Yan. Yun ang nag-trigger eh. No? Na, kumbaga, pagkaisahan tuloy si Joseph. And then, yun yung scene one eh. Nagbigay ng colorful na ano, na jacket. Pinakita pabor. Inainisan. O, yun ang nangyari. Na ano siya, pagkaisahan. Ano? Pero, doon sa, kung titingnan natin, ano, doon sa scenario na gusto siyang patayin ng mga kapatid niya. I mean, that's kind of unimaginable. Di ba? Hi, Jamie Raimundo. Hi. hi, James. Si James pala to. Good evening. Kamusta, kamusta? Ito po, pabuti. Hi, Pastor James. Nice. Pastor James, kamusta? Nice to see you, ha? I miss you, James. Miss ko rin po kayo. Mukha nabuo natin yung Wednesday group, ha? Okay, James, i-recap lang ito. Yung pinag-uusapan namin, si... Uh-huh. Pinag-usapan natin si Joseph the Dreamer, no? Itong Wednesday na to, mamaya, alas 7, manonood tayo kung ano yung nangyari. Mm-hmm. Pinag-uusapan lang natin yung parang, kumbaga sa game, pre-game discussion, parang gano'n. Ano. Ah, okay, okay. Oo, wala, kumbaga, informal na Bible study to. Kumbaga, mm-hmm. chit-chat lang. Ang formal Bible study, mamaya, makikinig tayo sa papong pastor na mag-preach mamaya, alas 7. Okay. Gwapo daw yung balita ko yun. So, pag-usapan natin for tonight, Joseph the Dreamer, no? Mm-hmm. It's about Joseph, no, the dreamer comes. Next Wednesday, pag-usapan natin yung story niya naman from prison to palace, naging gobernador na siya, no? Tapos mm-hmm. sa third Wednesday, pag-usapan natin Joseph the Prince of Grace kasi pinatawad niya yung mga dapat niyang patawarin. Tapos sa part 4, si Joseph the forgiving blessed ruler, no? Kumbaga bakit na blessed yung Egypt, yung Israel. So mapapansin niyo lahat nung tumabi kay Joseph. Nagpapala. Di ba? Kasi tingnan niyo ha. Ano pa lang siya eh. 17 years old pa lang siya. Supervisor na siya ng mga nakakatanda niyang kapatid. Ibig sabihin nakitaan ka agad siya ni Jacob mm-hmm. ng leadership mm-hmm. qualities. Aside from mm-hmm. Moses and Joshua, si Joseph yung may leadership qualities na masarap gayahin eh. Di ba? Mm-hmm. So, kung tatanungin natin, no, sabi dito, have you been hurt by someone you love? Have you been falsely accused? Lahat to. Have you been ever promised a reward and never get it? Lahat to, ano eh, na-experience ni Joseph. Lahat to nasaktan siya. No, kung titingnan natin sa pag-aaral na to, ang pinaka takeaway natin, ang gusto natin maintindihan, pwede mong ihalintulad yung naging experience ni Joseph sa naging experience ni Jesus. Pag binasa mo siyang mabuti, makakakita ka ng mga parehas eh, ng mga similarities sa naging buhay ni Joseph tsaka naging buhay ni Jesus. Isang very clear, no, isang very glaring na pareha sila. Na naginip kasi si Joseph eh. Dalawang beses na nag-bow down sa kanya yung mga kapatid niya, yung Israel, yung tatay niya, nanay niya, everyone nag-bow down sa kanya. No? Kaya siya mas lalong kinainisan ng mga kapatid niya. Pero alam nyo, may isang statement din, no, na nasulat na one day, every knee will bow and every tongue shall confess that Jesus is Lord. No? Do you agree with that? Lahat ng Kristiyano, lahat ng unbelievers,
lahat na malaking tao, lahat na maliit na tao, basta tao ka, isang araw, kumbaga, every knee will bow and every tongue shall confess that Jesus is Lord. Pangalawa, dapat natin maintindihan sa part 1 na to, may plano ang Diyos kahit na ang daming, as in chaos after chaos after chaos, pinag-usapan nga kanina si Joseph. Nako, pero may plano ang Diyos. I-reveal niya, no, na para mag-glorify yung pangalan niya. At saka pangatlo, dapat matuto tayong i-praise ang Panginoon sa oras ng mga sitwasyon na, you know, hindi favor sa atin. Yun kasi yung ginawa ni Joseph, eh. Kaya, kumbaga, naging triumphant siya over all the kinds of evil plans, no, laban sa kanya. So, ano tayo? Sabi nga natin na, kumbaga sa theater, eh, scene 1, nag-start siya sa one colorful coat, binigay ng tatay niya, tapos nagkaroon ng bad parenting. Kasi nga, may pinapaboran, kaya nagkaselosan. Di ba? So, dito sinabi, Israel loved him more than his other sons. No? Talagang, kitang-kita. Di ba? He made Joseph a special robe with long sleeves. Ayan. So, kumbaga, halatang halata. So, sa scene 1, may one colorful coat and bad parenting. Ito nangyari sa scene 2. Nanaginip si Joseph. Nanaginip si Joseph. Ang napanaginipan niya, no, sabi niya, listen to the dream I had. We were in the field, tying bundles of wheat together. My bundle stood up and your bundles of wheat gathered around it and bowed down to it. Tingnan niyo yung reaction ng mga kapatid niya. Seryoso ka, Joseph? Matagal na kaming inis sa'yo, lalo kaming naiinis sa'yo ngayon. Kasi do you really think that you will be king over us? Do you truly think that you will rule over us? Ito yung sinabi sa kanya, hindi naniwala yung mga kapatid niya, even yung tatay niya, nanay niya, hindi naniwala. Pero remember Jesus, simula pa ng unang panahon, sinasabihan na siya na, seryoso ka, Jesus? Ikaw yung king over us, ikaw yung Lord over us. And up to now, people are questioning the existence of Jesus, the Lordship of Jesus. So, same, di ba? Same yung may similarity sa kanya. Pero, ano nangyari kay Joseph? Tingnan niyo sa part 2, di ba? Lahat nag-bow down. Buong Israel nag-bow down. Kasi naging governor siya ng Egypt, eh. Pero, kay Jesus, sabi, no? Sabi dito, sa... Actually, tinutuya pa si Joseph ng mga kapatid niya, no? So, sigurado ka, magiging hari ka, eh, bunso ka lang, ano, pangalaw ka sa bunso. Pero, si Jesus din, ano, tinutuya pa nga siya, no? Nilagay siya ng INRI, INRI, Jesus the Nazarene, King of the Jews, tinutuya siya. No? So, nanaginip po siya, ang pangalawa niyang panaginip, sabi niya, sabi ng tatay niya, what kind of dream is this? Do you really believe that your mother and I and your brothers will bow down to you? No, siguro seryoso ka, Joseph. Mismo ang tatay niya na, no, na may paborito sa kanya, nagduda na sa kanya. Pero tingnan niyo sa Philippians 2, 8 to 11. Di ba? The name, all other names. That the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue shall confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. So it's the same thing. Pareha sila na na-experience, di ba? So, ano muna natin? I-mute ko muna kay lahat, ha? There you go. Tapos i-unmute ko kayo mamaya. So, pareha sila na na-experience si Joseph, no? Tapos, yun nga, supervisor na siya. So, hanggang sa pinagkaisaan siya ng ano niya, mga kapatid niya. So, scene 3, ito na. Umatake na yung 10 niya kapatid. Bakit 10 jealous brothers lang? Bakit hindi 11? Kasi yung pang-11, yung pinakabunso, si Benjamin yun, kapatid niya yun sa nanay. So, full-blooded brother na yun. So, yun, siyempre, bata pa yun, hindi naman makakapag... At saka kapatid niya yun, full-blooded brother yun, hindi galit sa kanya. Kaya 10 lang yung nagtampo sa kanya. So, anong ginawa sa kanya, no? Pinagbalakan siyang patayin. They made a plan to kill him. Di ba ganyan din yung nangyari kay Jesus? Ilang beses siyang pinagtangkaan na gustong patayin, sineset up siya ng Sanhedrin.
no, ng Sadducees, ng Pharisees, no, parehas na parehas silang na-experience. No? Tapos, mabuti na lang itong si Ruben, yung panganay, bakit sa palagay nyo, i-unmute ko kayo. Anyone can answer. Bakit sa palagay nyo, hindi napunta ang birthright kay Ruben? Yan. Bakit sa palagay nyo? Pwede nyo yung i-unmute yung sarili nyo kung gusto nyo sumagot. Bakit? Kasi si Ruben ang panganay eh. Di ba? Bakit hindi napunta? Kasi ako, panganay. Si Sister Elvie, panganay. Si Sister Fe, panganay. So, bakit hindi napunta kay Ruben yung birthright? Ano sa palagay niyang dahilan? Anybody? Meron siyang ginawang mali eh. Naalala niyo ba yon? Scandalous nga yun eh. Kumbaga sa mga panahon ngayon, tipong ano yun, magba-viral yung ginawa ni Ruben. Alam niyo ang ginawa ni Ruben? Isa doon sa mga concubine ni Jacob, sinipingan niya. So isa sa mga kapatid ng, isa sa mga nanay ng kapatid niya, eh sinipingan niya. So nawala yung kanyang birthright. Diba? Pero papansin ano rin? Nasa Genesis rin po. Dadaanan po natin yun. Ang imagine nyo, no? Kung titingnan nyo, si Abraham, si Isaac, hindi naman siyang, ano, hindi naman siyang firstborn, di ba? Ang firstborn, si Ishmael. Kasi kung titingnan nyo yung patriarchal system nila, mataas ang pagpapahalaga sa firstborn. Kasi yung tawag doon, birthright. Ikaw yung may birthright. No? Pero kung titingnan nyo, yung usually nagiging bida o na-highlight yung buhay at ginagamit ng Diyos para matuto tayo. Si Abraham, nagkaroon ng anak. Si Ishmael, tsaka si Isaac. Si Isaac yung naging, alam niyo, naging daluyan ng blood lineage ni Jesus. Nagkaroon ng anak si Isaac. Sino? Si Jacob tsaka si Esau, di ba? Panganay si Esau. Actually, sa kanya ang birthright. Ibibigay sa kanya ni Isaac. Kaso, cheater tong si Jacob. Nakuha ni Jacob yung birthright. Di ba? Tsaka binenta ni Esau yung birthright niya eh. Sa isang, ano eh, sa isang mangkok na, ano? Mangkok na sinigang. bulalo, whatever, no? Tapos, nung nagkaanak si Jacob, meron siyang 12, ang pangalan niya si Ruben. Pero sino yung naka-highlight? No? At ang daming chapters ang kwento ng buhay niya, si Joseph. Di ba? So halos ganun, no? Kung makikita nyo, hindi talaga about sa birthright. Eh. May sense ang birthright, pero it doesn't mean na pangalawa ka, panggitna ka, o bunso ka. It doesn't mean na hindi ka importante sa Joseph. No? Anyway, mag-move on tayo sa story ni Joseph. Pansin nyo, si Jesus na pinanganak, merong gold, frankincense, and myrrh na dinala yung tatlong magi. Si Joseph, nung binenta, no, when they look up, they saw a group of Ishmaelites traveling from Gilead to Egypt. Their camels were carrying spices, balm, and myrrh. No? Ito yung bumili kay Joseph sa mga kapatid niya. Ito, scene 4. Binenta na si Joseph. Anong halaga? 20 shekels of silver. Di ba si Jesus, naalala nyo? Binenta rin siya eh. 30 pieces of silver ni Judas. Di ba? And, kumbaga, tapos, gumawa sila ng kwento sa tatay nila. No? The brothers killed the goat and dipped Joseph's robe in its blood. So, para mapaniwala yung tatay nila na si Joseph, eh, patay na. Di ba? So, bilisan natin. Ayun, dumating sa tatay niya, nalaman ng tatay niya, and sabi ng tatay niya, "Ako, it is my son's robe. Some savage animal eaten him. My son Joseph has been torn to pieces." Iyak ng iyak yung tatay niya. Sabi niya, "I will be sad, no? Until the day I die." Talaga, ang sama-sama ng loob ni Jacob. Imagine the pain of a parent losing a child. Diba? Ang sakit-sakit na naramdaman niya. Ngayon, si Joseph, binenta kay Potiphar. Si Potiphar, yung Egyptian na officer na kumbaga chief of staff ni Pharaoh,
doon siya nagtrabaho bilang slave. So pansin nyo, eto na naman, lumabas na naman yung ano, God's anointing, yung God's favor. Diba? So sabi dito, the Lord was with Joseph and he became a successful man. No? Actually, si Potiphar, ang iniisip niya na lang, yung ano, sabi dito, when Joseph was put in charge of house and everything, Potiphar, no, the Lord blessed the people in Potiphar's house because of Joseph. Not because of Potiphar, because of Joseph. Imagine nyo, pwede palang ma-bless ang mga tao sa paligid mo dahil sa'yo, through you, no? Dahil nasa yung favor ng Diyos. No? Tingnan natin dito sa chapter na to, na yung scene 1, ano nangyari? Matalino itong si Potiphar eh. Kasi nakita niya si Joseph, merong favor sa Lord. Ginawa niyang in charge. So if we will make Jesus in charge in our life, no, same thing will happen. Kasi si Joseph, hindi naman si Lord eh. Pero pinapadaan ng Lord yung blessing kay Joseph. Eh imagine nyo, kung si Jesus mismo ang gagawin mong in charge sa buhay mo, blessings will overflow, no? Protection will be there. And direction, magkakaroon ka ng direction sa buhay. Diba? Katapos, ano nangyari? Nako, napunta sa prison itong si Joseph. Ano ba nangyari? Palagay nyo. Ayan. Scene number 2, wife gone wild. Nakursunadahan yung bida natin. No, asawa ni Potiphar. No? Tapos si Joseph nag-refuse, no? Sabi niya, my master trusts me with everything in his house. He puts me in charge of everything he owns. No, wag lang ikaw, hindi kita pwedeng galawin, sabi ni Joseph. Pero the woman talked to Joseph every day. No, nagulat ako dito, no? I realized ko, akala ko one time lang siyang niyaya ng asawa ni Potiphar. No, every day, tinetempt siya. So, noona, in-explain niya, pero eventually, takbo na siya ng takbo. So talagang type na type siya ni Mrs. Potiphar. Ano nangyari? Ayun. We need to understand na parehas din sa buhay natin ngayon. Daily, Satan will try to convince us. No? He will tempt us. And he will try to convince us that this mirage things na mukhang maganda pero pangit pala at makasalanan pala. Ito nangyari. One day, Joseph went into the house to do his work as usual. No? Si Mrs. Potiphar grabbed his coat and said to him, come to have sexual relations with me. But Joseph left his coat in her hand and ran out the house. Yun lang. Natalo siya doon sa pagdinig. Kumbaga, sabi niya, look, this Hebrew slave was brought here to shame us, sabi ni Mrs. Potiphar. Binaliktad na siya. He came in and tried to have sexual relations with me, but I screamed. And my scream scared him and he ran away but he left his coat with me. Ayan. Scene 3, falsely accused. Napagbintangan na yung bida natin. So, bilisan na natin at magsa 7 o'clock na. So, dito, sa story na to, napagbintangan siya, no? Although he flee from sexual immorality. So, si Potiphar arrested Joseph. Nakulong siya. Ayan. Ako, kalungkot. Doing the right thing and still, he suffered. No? Dito, pero sa kulungan, nandun na naman yung anointing niya. Sabi dito, but the Lord was with Joseph and showed him kindness and caused the prison warden to like Joseph. So, binless na naman si Joseph. Ganun din yung prison warden. The warden paid no attention to anything that was in Joseph's care because the Lord was with Joseph. So, yun na naman, nagamit na naman si Joseph. Pero the problem is, nakakulong siya. So, doon mag-i-end yung part 1 natin, nakakulong siya. Sa part 2, itingnan natin kung paano siya makakalaya. Okay? Paano siya mapupunta doon sa palace. Pero dito, pinakita talaga, no? Very glaring. Yung Joseph is a picture of Jesus, no? That one day, every knee will bow. Sabi ni Joseph, magbabaw kayo someday. Hindi siya nagyayabang. Yun lang naman yung dream niya. Kasi prophetic dream yun, eh. Pero si Jesus, may prophetic utterance na someday, we will all bow. Well, good for us. We're bowing to Him every day. So, sanay na tayo, right? Maninibago na lang yung iba na galit sa Kanya or galit na galit sa atin or alam mo yan, puno-puno ng hate sa puso. Pero tayo, wala nang problema dyan. Sanay na tayo mag-bow sa Kanya. And then, let us be reminded that God has a plan.
perfect plan for us. Dito, hindi pa masyado makita kasi parang ano ba naman tong kwento na to? Puro ang bait-bait ng bida pagkatapos puro bugbog, 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 bugbog. Pero kasi we need to understand na si Joseph nasa hallway siya. Na-experience na ba na tumakbo kayo? Yung ila, yung hallway ninyo, madilim, tapos kailangan mong buksan yung ilaw. Ang problema yung switch na sa kabilang dulo. So ang gagawin mo, tatakbo ka, takot na takot para mabuksan mo yung ilaw. Pero habang tumatakbo ka dun sa hallway para mabuksan mo yung ilaw o yung pinto para makalabas ka, you need to understand, you need to praise God habang mo na-experience yung mga problema yan. Because it will make you stronger and it will make your faith grow. So, yun yung ating part one ng Joseph the Dreamer. It's 6:54. Anything else na gusto nating idagdag, mga kapatid? Kayong lahat. Ano yung gusto nyong i-share yung sa ating napag-usapan? Anybody? We still have 6 minutes to go for us bago natin panoorin yung ating midweek service about Joseph the Dreamer comes. Anybody? Ano masasabi nyo kay Joseph? Kung ikaw si Joseph, kakayanin mo ba yung pinagdaanan niya? Go ahead, it's healthy. Kung sa atin, it's really hard. Yes. Paano natin yun mapapagtagumpayan? Mm-hmm. It's just kaya natin, katulad ni Joseph, napagtagumpayan niya because of God. So, he was guiding him until na sa buhay niya. Mm-hmm. Importante rin na umano tayo, ano, kahit favored tayo, importante na umangkla tayo sa Diyos. Kasi bumitaw tayo, yeah. Ano yung bang mga signs na bumibitaw na tayo, ano, hindi na tayo makita sa simbahan, hindi na tayo nagpe-pray, we don't want to have fellowship with other fellow believers, ayaw na natin magbasa ng Bible. Kumbaga, nakakalungkot dito, may nabasa ako ngayon lang, isang Christian singer nag-declare na he doesn't believe sa Diyos anymore. Pastor's kid siya, leader siya ng Christian band, and nag-declare siya sa Twitter niya na he doesn't believe in God anymore. And he feels happy declaring that. Nakakalungkot. May part tayo, di ba? For us to ma-experience ang relationship kay Jesus. How about the others? Ano masasabi niyo sa buhay ng bida natin si Joseph ngayong gabi? James, yung ano mo, yung paki-check yung ano, paki-unmute. Yan, yan po. Oh, sige, go, yan go ahead. Narinig ka na natin. Yeah, so sa lahat ng mga bida sa Bible, siyang masasabi natin perfect kasi iba katulad nila David, nagkamali. Siya, napagtagumpayan niya. Yeah. Yeah, parang yun lang ano ko dun sa bida ngayon. In fact, James, no, nagkaroon ng yung anak kong yung kapatid kong babae, nagkaroon siya ng anak, yung panganay niya. At bagong Christian ako noon eh. Ako yung sabi niya, bigyan mo ng pangalan, kuya. Alam niyo, binigay kong pangalan, Jeremiah Joseph. No? Kasi Jeremiah, because of the prophet Jeremiah, ibang story naman yon. No, kasi gusto ko dati noon yung Jeremiah 29:11 eh. Ano yun? Yung, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, to give you hope and a future." Pero Joseph, because of yung story ni Joseph, I would agree kay James na talaga naman na ito yung bida na hindi bumigay. Kasi madaming bida bumigay. Si Paul bumigay, si Peter bumigay, si David bumigay. Bukod kay Joseph, alam mo kung sino pa pwede ma-identify ko? No? Si Job. Ayan, si Job. Right? Yeah. Hindi bumigay yan. Kaya yung anak ko, ang pangalan, Job. Ang lalaki. No? So, among the other biblical heroes, itong dalawa to na medyo talaga outstanding yung kanilang faith. Ang sarap-sarap gayahin. Di ba po? How about the others? Other bang kayo po? Ano man sabi niyo kay Joseph? May 2 minutes pa tayo. Okay, unmute po, brother Bong. There you go. Masalam. Nag-persevere siya, Pastor, in spite of difficulties sa pinagdaanan niya. So,
I guess, Pastor, very deep ang point niya, ang faith niya. And hindi ko alam kung paano na-establish yun, dahil hindi naman na-discuss sa history niya, kung paano siya, yung upbringing niya, maybe yung mother niya, tinuruan siya na maayos. Kasi Rachel pala, si Rachel, na maganda yung pag papalaki sa kanya. So although ay nga naging favorite siya ng tata, niya. Pero in spite of that, ano, Pastor, in sa mga trials and difficulties, hindi siya bumigay. So I think mas malalim yung kanya. Yung relationship niya, yung faith niya with God. May factor yung nanay eh, no? Palagay ko, Pastor. Kung, kasi, kung titingnan nyo, yung dalawang si Ruben, saka si Judah, ayaw siyang patayin eh. Ang nanay nun, si Leye. Si Benjamin at saka si Joseph, ang nanay si Rachel. Pero yung mga anak ng concubines, gusto siyang patayin. Anak ni Bilpat saka ni, ano, ni, gusto siyang patayin. So, kasi inggit nga, malalim eh. Di ba? Malalim. So, how about you, Tita Fe? Any takeaway? To me, Joseph had a very strong attachment to God. And because of his integrity, he was confident that God would be on his side. And his faith was very strong. That if he continues to live a life that is right before the Lord, that in the end, God will give him victory. Amen. 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 Thank you, Tita Fe. And so, yeah. Pastor Bert, any last words? Any takeaway? And then close us in prayer kasi naka-on na yung ating live stream. Yung nabanggit ko kanina na even though he passed through all those kinds of trials, he triumphed because he remained faithful. Yung fear niya sa Panginoon, he knows that God is with him. Amen. Yes. Can he lead us into closing prayer, Pastor Bert, so that we can all watch the live stream? Okay, let's pray. Heavenly Father, we thank you for this wonderful time together, Lord God, to hear about this olden time story, and yet, Lord, we can resonate even in our life today that tunay Panginoon na mayroon kaming mapupulot na mga sa mga kwento ng mga buhay nila na aming pwedeng gayahin, Panginoon, o ito'y aming tularan. And we know that you are the example na kagaya din ni Joseph. You are the Jesus that we know na tunay naming masasaligan, madedependehan sa anumang panahon kahit na ito'y mahirap sa buhay ng isang mananampalataya. So, salamat po, Panginoon. Ikaw rin, Panginoon, ang aming dapat maging sentro sa buhay namin maging sa panahon na ito. Ang aming dakilang manunubos at palaging kasama namin na nangakong hindi kami iiwan ni pababayaan anuman ang dumating sa panahon na ito. Po ang aming hiling at dalangin, Panginoon Diyos, naming tagapagligtas at aming manunubos, tunay nga ikaw ang aming patuloy na paglilingkuran. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming samot dalangin. Amen. 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 Thank you guys. Kindly watch. Bye. Go to our Facebook page and kindly watch our service for tonight. Thank you. God bless you. See you later. Bye. Bye. God bless you. Bye. The same ID.